Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my vlog. Nawala po tayo na ilang araw. Good news po sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga nanonood ng mga videos ko in the past few days. Nakarating na po ang anak ko sa Pilipinas, safe and sound. Kahit na po may mga bagyo, but she was safe. First of all, sa lahat po ng mga new subscribers natin dyan, thank you so much for subscribing. And thank you so much for your support, actually. Marami po akong sasabihin sa inyo. So, marami nangyari on her trip talaga. First, super excited yung lola niya na makita siya. Sinundo po siya ng buong angkan. Sinundo po siya ng dalawang sasakyan. So, excited po sila makita siya. Pero meron din silang, awa. Kasi they saw na talagang ang payat niya, you know, hindi siya yung dating maligalig before, sobrang malumingming at she looks like parang natutulala sometimes. So, naawa po sila lahat sa kanya. Pero she regained her energy. Sabi ko, bigyan nyo lang siya ng ilang araw, she'll get back. So, dumating po siya, ang dami nangyari, mayroong mga anxiety attacks sa airport. Guys, wala po akong tulog during her trip. Okay. So, nung umalis po siya ng Chicago, inantay ko po talagang mag-land siya in San Francisco kasi masyadong complicated yung airport ng San Francisco. It so happened na 2 hours lang yung layover niya from San Francisco, then moved to another gate for Manila. So, sabi niya, it's okay, mommy, I just landed. I have a map in my phone. Sabi ko, oh, great. So, nung sabi niya, I forgot to buy some snacks before I left. Sabi niya sa akin, can I use my Discover card? Sabi ko, yeah, just use the Discover card and please don't forget to pay during due dates. So, nakastore na po yung card ko doon sa Discover niya. And, yun. Pagdating na Maynila, talaga guys, hindi ako natulog. So, may bagyo. Luckily, yung bagyo sa nung dumating siya na mag-land siya, luckily yung bagyo was in Visayas, hindi pa masyadong natamaan yung Maynila during ng madaling araw. So naka-land po sila. And while she was getting off the plane on the way sa baggage claim, nagka-anxiety attack po siya. Sabi niya, my anxiety is to the roof. I'm shaking. It feels like she can't move. She can't have a step. Yung nido niya nanginginig. Then nagpapawis na siya. So sabi ko sa kanya, slow down. Ask for flag someone na nagtatrabaho sa airport. They will help you. So, yun. Nakuha po niya yung luggage niya. Luckily, she recovered. Tinanong ko po siya. Sabi ko, ininom mo ba yung gamot mo? Sabi niya. So, she recovered. Nandun niya yung cousin ko sa labas. Nag-aantay sa kanya. Pero pinaalis ng police yata, ng guard. Kasi hindi pala pwedeng tumagal. So, he has to go around para na mag-circle back, para bumalik doon. So, sabi ko sa kanya, find ka ng currency exchange kasi wala siyang pera, wala siyang cash. Sabi niya, mayroon akong dating $500, baka pwede pa to. Sabi ko, no, hindi na pwede yan, ganun. So, sabi ko sa kanya, just do what I say, na ibigay mo yung passport mo plus your Philippine passport para na hindi ka matataka ng 3 months nga. So, ginawa niya. Then, nung nakalabas na siya, doon na siya natakot ulit kasi yung mga tao sa labas talagang inaabangan siya at nilititigan siya, talagang kinukulit siya na sumakay ng mga taxis nila. Sabi ko sa kanya, just ignore them. Ignore mo lang sila. Then, pagka nangungulit pa, sabi mo may sundo ka. Sabi niya, pagka nagsalita ako, malalaman hindi ko pronounce yung word na sinasabi mo. So parang ay nako, natatawa ako sa kanya. Then luckily dumating na yung pinsan ko. Tinor po siya ng Intramuros kasi meron siyang 6 hours na layover. And sabi ko sa kanya, be mindful with your time para hindi ka mahuli. Then doon sila sana magbe-breakfast sa Intramuros. Sabi naman itong anak ko, I don't need something special. Kahit na ano, kahit Jollibee lang, happy na ako. So yun, Jollibee sila. Yun, kahit papano nakita niyo yung Maynila at the moment. Then eto na, sa Terminal 2, dito na tayo. Patulog na ako, akala ko makakatulog na ako kasi nasa terminal na siya. 20 minutes prior boarding, nag-text, sabi niya, bakit yung boarding pass ko at saka yung screen hindi magkatugma? Sabi ko, bakit? Sabi niya, nasa gate ka ba? Sabi niya, yan, nasa tamang gate ako. So, gate 10. Sabi ko, can you take a picture of the screen and your boarding pass nga? Nung binigyan niya ako ng picture,
alam mo saan siya nakapila? Papuntang Iloilo, hindi para bakulod. Sabi ko, ay naku po. Sabi ko, punta ka ng podium, tanong mo sa babae kung saan ang gate ng Bakulod. Kasi dahil sa may weather, dahil sa may bagyo sa Visayas, parang na-cancel tsaka na-delay yung ibang flight. So parang palipat-lipat yung gate. Kaya siya parang naligaw. Siguro nga, in-announce siguro, pero Tagalog, hindi niya maintindihan, hindi ko lang alam. Basta sabi niya ang gulo daw sa loob, sabi niya ganun, hindi niya maintindihan kung saan siya pipila. So tamang-tama, buti na lang yung instinct niya kick in na para tanungin ako kung ano yung bakit hindi magkakatugma. Tsaka 20 minutes prior boarding na nga, sabi ko punta ka na, tanungin mo, kung hindi mo pwede matanong, tanungin mo yung person next to you. So nagkagats siya, sabi niya, but I'm scared, baka daw manginig ulit. Sabi ko, no, just be confident. So tinanong niya nasa gate 3. Nung dumating ng gate 3, sabi ko, picturean mo ulit yung screen mo, pakita mo sa akin. Yun, tama na. Eto namang mga kamag-anak ko sa Bakulod na nag-aantay ng update sa akin. Nagtatanong, nakalipad ba siya o hindi? Kasi pag hindi kami aalis. Nakaboard ba siya? Kasi nga, ang lakas pala ng ulan. Sabi nila, grabe ang hangin tsaka ang lakas. Bumabaha ang ibang areas na papuntang airport. So, they make sure na nakaboard siya. So, yun. Sabi ko, nakaboard na. Hindi na nagre-reply. Pagdating, ito, isang banda ang dumating. Nung umpisa, nagkatitigan pa sila sa exit. Ang liit ng airport ng Bakulod, diba? Nung umpisa, nagkatitigan pa sila ng tita niya, ng kapatid ko, tita niya na. Tinext ko sila ng picture kung ano ang suot niya. Ito palang anak ko, nagpalit. So, hindi nila na nakilala kaagad kasi nag-hoodie. Nagkatitigan pa sila, hindi pa sila magkakakilala nung umpisa. It took few minutes before na-realize na siya na ngayon. So ayun, dumating siya ng mga alas dos, gusto nilang pakainin sa seafood restaurants, kaso nga umuulan, bumabaha, they try to avoid all the flooded areas. So doon sila kumain sa Aboy's, sa mga taga Bakulod dyan, kumain ng Aboy's. So doon nga, parang nung nasa Aboy's sila, lahat sila nakatulala sa kanya, nakatitig at ngiting-ngiti, kasi siya din nakangiti din sa kanila kasi hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga kamag-anak niya. Tapos sabi niya, ang hirap kasi kailangan may translator siya parati. Sabi ko, you will pick up the language very soon, maybe in 2 weeks, sabi ko sa kanya. So kailangan lang nilang kausapin siya ng Bisaya most of the time para na magets niya. Sabi niya, some of the words I can pick up, maintindihan ko, pero hindi ako makapagsalita. Then, eto, mayroon siyang scare, shopping scare, kasi since dumating siya ng Saturday, Sunday lumabas sila ng Sunday, lumabas sila ng Monday. Sunday, nagpunta ng SNR. So, pagpunta ng SNR, lahat daw ng tao nakatitig sa kanya. Ngayon, nung nasa loob na ng SNR, dahil sa ang daming na-overwhelm siya sa mga tao na nakatitig, parating nakatitig talaga, inatake ulit ng anxiety niya. Talagang nagpawis, as in sobrang pawis daw niya, na para siyang nangangatog na. So sabi ko, pagka ganun, dapat pinaupo niyo na lang siya or inilayo niyo muna. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang reaction ng tao sa kanya sa Pilipinas. Talagang nakatitig daw sa kanya eh. Sabi ng nanay ko tsaka ng kapatid ko, talagang lumilingon yung mga ulo kahit siya punta. Now, hindi siya na, nakabili na siya ng gusto niyang pagkainin doon just for temporary na makapunta sila ng grocery nga. Kasi gusto niya ng fresh na isda. Napunta ng SM para bumili ng air fryer. Nasa SM appliance sila. Ito daw mga sales lady. Tinuturo sa kanya yung pinakamahal na air fryer, mga 20,000 yata. 18,000 to 20,000. Tinuturo sa kanya yung pinakamahal. Yung bibili niya is mga parang mga 5,000, 4,000. Yun lang ang gusto niyang bilhin. Sabi niya, I have my budget. Ganun ang sabi. Lahat ng mga tinuturo niya, sabi daw, no stock. Pero yung pinupoint nila na nag-iisa, mayroong stock. Sabi niya, ba't ganun? So, iniwan daw nila, nagpunta ulit ng ibang store. Then, lahat nga sinasabi, walang stock. Pero yung pinakamahal, may stock. So, I don't know what's the policy. Siguro commission, siguro sila, hindi ko lang alam. Sabi niya, every time they hear me talk, they will point me to the most expensive ones. So, sabi ko, next time, give your grandma some money, and then, step away. Wait.
mag-antay ka, sila ang pabilhin mo. Kasi sabi niya, it's strange and so weird. I'm getting all this dirty look and I'm getting all this, I'm getting the pervert look. Sabi niya ganun. Then, sabi ng nanay ko, halos lahat ng tao nakakakita sa kanya at masasalubong, talagang mapapalingon. So, kahit ako, sabi ko, bakit? Ano bang ginagawa? Sabi niya, wala naman, naglalakad lang. Naka-crocs nga lang eh. Naka-medias, naka-crocs. Then, yun, yung tipong naka-shirts lang. Ganun. So, sabi niya, hindi daw niya maintindihan. Tsaka, gusto niyang gumala, pero hindi niya magawa. Kasi nga, kailangan siyang magdala ng tatlong alalay o dalawa. Sabi niya, ganun. So, dinala po siya ng, nag-request po siya pumunta ng gym. And, nakapag-gym po sila. Pero itong problema, kasama niya yung kapatid, no? Kasama niya yung pinsan niyang lalaki, hindi po sila nagpahatid. Sumakay ng jeep. Now, nung nasa jeep na, tinititigan daw siya ng tinititigan ng lahat ng mga pasahero din. Sabi niya, "Bakit ganoon? Paano ako makasakay ng ako lang?" Sabi niya noon. Nung nasa jeep na ito, sinabihan na namin yung pinsan na pag nagtanong kung sino siya, sabihin mo, "Girlfriend mo." Eh, ito naman yung isa, sinabi, no, pinsan ko yan. Kasi marami mga lalaki ang nagtatanong, sino yan? Sino yung kasama mo? Sino yung kasama mo? Sabi ko, anak ko po! Problema na tayo dito. So, ayan guys. So, then, marami pang mga issues na mga simple lang. Yung mattress niya kasi bago. Hindi pa na breakdown yung mattress niya. Pagdating niya sobra, sabi niya, "Mami, I feel like I'm sleeping in a cardboard." So, ang ginawa ko, nagpadala na lang ng yung parang topper, jelly topper, through Amazon. So, marireceive niya yun next week para na makatulog. Eto, dahil sa matagal na hindi nila nakita, then they were so amazed the way she talked. Sabi ko, parang hindi naman slang yan ah. Sabi ko, ganun sabi nila, naku po, slang masyado. Hindi nga namin mag-gets kung anong sinasabi. Ang bilis. So, they're watching her like a hawk. Lahat ng galaw niya, tinititigan. Pag hindi nagsalita, tinitext ako, she's not talking, is she okay? Ah, hindi pa siya lumabas ng kwarto. O ilang oras na hindi lumabas ng kwarto. Sabi ko, relax, nag-a-adjust yung katawan sa oras ng Pilipinas. You're lucky kasi gumigising ng alas 9 sa inyo. Sa akin, hindi yan nagising ng alas 9 dito. So, sabi ko sa kanila, relax lang, nag-a-adjust yan. Mayroon siyang panic episode na talagang overnight daw. Tawa siya ng tawa, naghanap ng kausap. So, sobrang happy niya, lahat ini-imagine niya, sobrang happy siya. Then the next day, para siyang tulala na talagang lupay-pay na hindi mo alam. So, sabi ko sa katila, that's normal kasi siguro mayroon siyang reaction sa gamot na iniinom niya. Once na nakainom siya ng gamot, para talagang lumulutang. So, it takes few hours bago bumalik ang dati niyang energy. So, sabi nila, oh, normal pala yun. Sabi nila, one time daw, pinasok nila ng mga anong oras yun, plus 11 ng gabi. Tinitigan lang daw sila, hindi sila kinausap. Sabi ko, ganyan siya pagka yung gusto niyo nang matulog at dinisturbo mo. Hindi lang siya makapagsalita. So, sabi ko, just give her a space sometimes. So, lalabas yan. Paglabas yan, you know, kakausapin kayo lahat. So, ayan, ang update ko sa inyo, guys. So, ayan, nag-gym na lahat. Then, they are planning to bring her to De La Salle University para na i-tour. Then, unti-unti, papakilala yung mga kamag-anak. Kasi yung, meron siyang kamag-anak na nag-i-school din sa isang university na mayroong kurso na kinukuha niya. So, she knows what she will expect. So, parang ganon. Then, tuturuan nilang ipag-drive yung manual. At, pero sabi niya, iba daw ang tipo ng daan, iba daw ang mag-drive ang mga Pilipino, hindi daw kagaya dito. Sabi ko, bye, good luck. So, ayan, wala dito si Zoe. Kinuha ng tatay niya ng weekend. So, yung pinto na yan, so, dito ako nagtrabaho whole day. Talagang mamimiss mo yung presence ng, you know, matagal na yung alam mo na, akala mo mayroong nandyan pa siya. So, binisita ko ulit yung kwarto, wala na siya dyan. Alam mo, mamimiss mo pala. Then, sinabayan pa ni Zoe, kinuha ng tatay nung Saturday. So, talagang wala akong may makukulit. At talagang super, super, super wala akong tulog. Kasi, I was, you know, paggabi dito, nagchat-chat kami doon sa Pilipinas. Makikita mo na nag-i-smile siya, nakikita mo na nakikipag-usap siya. And, sabi ko sa kanila, bigyan siya ng konting responsibility para na hindi
hindi mag mag-rely sa kanila. So sabi ko sa nanay ko, yung perang pinapadala ko straight sa kanya para alam niya kung paano mag-budget, hindi yung naka-rely na lang sa inyo lahat. So ganun ang sabi ko. So naintindihan naman. Pero I think I need to send her money again para na bumili ng local cellphone, para magkaroon siya ng local number, kasi pag lumabas siya, wala may makakontak sa kanya kasi yung phone niya hindi makaka-receive ng text. Yan guys, thank you so much for watching my video. I hope you will continue to support the channel and more videos to come. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click the notification, subscribe. Have a good night guys. Thank you. Bye.